kanyang unang pagharap sa Senado, inamin ni Sheila Guo na ipinanganak siya sa China. Sinabi rin niya na hindi raw sila tunay na magkapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Saksi, si Salima Refran. Paano nga ba nakalabas ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo? Ang sabi ni Sheila sa kanyang unang pagharap sa Senado, magkakasama silang tatlo, nina Alice at Wesley Guo, nang sunduin mula sa farm sa Tarlac at magpalipat-lipat ng bangka at barko. Doon lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos bahay. May sunto sa amin na isang sasakyan. Sa akin dinala. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then saan na kayo dinala? Hindi ko alam kung sa iyong lugar, siguro biyahe kami ng ilan oras. Ilan kayo rin sa van? Tatlo po. Tatlo? Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Yung malaking barko? Fishing ship ata, hindi ko alam. Kasi so, fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda? Oh, yung lake na panghuli na fish. Diretso na kay Malaysia? Diretso kay Malaysia? From Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. May palit pa isang ulit. Pero hindi na alam ni Sheila kung saan sila pupunta. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko. Ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako. Samahan mo ako. May pupunta na ako. Galit siya sa akin. Huwag daw ako tanungin. Basta samahan mo lang. Walang tatak palabas ng Pilipinas ang Philippine passport ni Sheila. Kaya tingin ng mga senador at mga otoridad sa backdoor dumaan ang mga Guo. Nagkatatak na lang ang kanyang passport pagpasok sa Sabah, Malaysia noong July 18 bago lumipad pa Singapore. Sabi ni Sheila, magkakasama silang tatlo hanggang makarating sa Batam, Indonesia. Nang nagtangka siyang bumalik sa Singapore noong August 20, doon na raw siya nahuli kasama si Cassandra Leong, ang kinatawan ng niraid na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Wala sa Senate hearing si Ong na nakadetine sa kamera bunga ng nilabas na arrest order doon. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Hindi. Pilipinas? Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Ah, mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Walang din man illegal ang girlfriend. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak. May iba rin inamin si Sheila sa pagdinig. Hindi rin siya pinanganak sa Pilipinas at hindi raw niya tunay na kapatid si Alice. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi mo tunay, hindi mo tunay na tatay yun. Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. So hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. Opo. So, sa China din kayo ipinanganak? Opo, opo. Kayo. Inilabas si Senadora Risa Ontiveros ang Philippine passport ni Sheila at Chinese passport nito na may pangalang Zhang Mier. Anya, irregular ito dahil walang dual citizenship sa China. May NBI clearance din daw na nakapangalan kay Sheila. Pero, iba ang nasa larawan. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan na nga ba si Alice Guo? Sabi ni Sheila, hindi niya alam. Si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami lang sa Indonesia pa po. Andun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Base naman sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia na ang na-dismiss na alkalde. Based on latest report sa akin po kagabi, si Alice Guo is in Jakarta. The request for the deportation of Alice
to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine Immigration at saka yung Indonesian Immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Nauna ng pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon para may mapanagot sa pagpuslit ni Naguo. DOJ, I was just with the Secretary earlier today. It's almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who have all of those who are involved in this, and we will act very quickly. That's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. There are no sacred cows. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.